Pag-aalaga ng Biik, kalawang bahagi. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Andito na po ulit tayo sa kalawang bahagi ng pag-aalaga ng Biik, na kung saan ang unang bahagi ay tinalakay natin ang paglilinis, pagpuputol ng pusod, pagpuputol ng pangil at pagpapasuso. Ngayon naman ay ating pag-uusapan ang pagkakapon at pagtuturok ng iron. Pero bago po yan, may trivia muna akong ipabahagi sa inyo. Alam niyo ba na mahalaga ang pagpapasuso ng inahing baboy upang mabuhay, lumaki at maging malusog ang mga biik? Alam niyo ba na mahalagang nasa at least 14 ang buhay na suso ng inahin upang maging sapat ang gatas para sa mga biik? Alam niyo ba na pinakamalakas ang gatas na ibibigay ng inahin pagsapit ng 18 hanggang 21 araw ng kanyang pagpapasuso? At ang paglabas ng gatas ay tumatagal lamang ng 15 hanggang 20 segundo bawat pasuso. Alam niyo ba, sa loob ng 12 oras pagkapanganak, alam na ng biik ang susuno para sa kanya. Dito na siya laging pupunta tuwing siya ay sususo. Alam niyo ba na ang susong hindi nandidehan ng biik sa loob ng 24 na oras ay simula ng liliit? Sa loob ng 3 araw, ito ay mawawalan na ng gatas kapag di pa rin ginamit. Alam niyo ba na kayang mag-produce ng inahin ng 10 hanggang 12 kilo na gatas sa isang araw? Yan po, magpatuloy na po tayo sa kalawang bahagi ng pag-aalaga ng biik. Pagtuturok ng iron. Ano ang iron? Ang iron ay isang mineral na nagpapaganda sa kalidad ng dugo. Ito ay nakakatulong upang maging malakas ang katawan ng mga biik. Dapat ding tandaan na ang biik ang pinakamadaling magkaroon ng anemia sa lahat ng mga hayop. Maaring ikamatay ng mga biik ang kakulangan sa iron. Ang biik na may anemia ay maputla o madilaw ang kulay, ginawin, mabagal lumaki at makapal ang balahibo. Kung ito ay hindi maagapan, maaaring mamatay ang biik. Upang maiwasan ang anemia, turukan ng 200 mg na iron ang bawat biik sa laman sa liig bago lumipas ang 3 araw pagkapanganak. Pagkakapon ng biik. Ano ang pagkakapon? Ang pagkakapon ay pagtatanggal ng bayag ng baboy. Ito ay sinasagawa kapag ang biik ay nasa 5 o hanggang 10 araw na ang edad, para mas mabilis ang paghilom at mas mababa ang posibilidad na maimpeksyon ng sugat. Sa edad na ito, mataas pa ang antas ng antibodies sa katawan ng mga biik mula sa colostrum. Tandaan, kapunin lamang ang malusog, malakas at hindi nagtataing biik. Ang pagkakapon ay ginagawa upang maiwasan ang amoy sa karne kapag kinatay ang baboy, at upang hindi maging sexually active ang mga baboy para maiwasan ang dinapapanahong pagkasta ng mga barako. Kapito, pagbibigay ng pakain. Ang mga biik ay sinisimulang bigyan ng pakain sa edad na 3 hanggang 7 araw. Dahan-dahan lamang ang pagpapakain. Umpisahan sa patikim-tikim at dagdagan ang dami araw-araw. Tandaan, ang sikmura at bitukan ng mga biik ay bata pa lamang at hindi pa lubusang nakakatunaw ng pakain. Ang mga biik ay dapat dahan-dahang turuan ng pagtunaw ng pakain. Pumili ng angkop na pagkain ayon sa edad ng biik, tulad ng milk pellets, grip feeds at piglet booster. Bigyan ng tubig ang mga biik. Ang biik na sa gatas lang ng inahin pinalaki ay bibigat lamang ng 5 hanggang 6 na kilo sa edad na 30 araw, kumpara sa biik na pinalaki sa gatas ng inahin at angkop na pakain na maaring tumimbang ng 7 hanggang 9 na kilo. Gumamit ng hog pre-starter 7 araw pagkawalay ng mga biik. Tandaan, anumang pagkakamali sa pagpapakain sa mga biik ay maaaring pagsimulan ng pagtatain ng mga ito.